Hey guys! Hello everyone! Hello mga mamis! Hello mga kasari! Good evening! Kumusta kayo? And welcome back to my YouTube channel! It's me again, Mama Sara! And Happy New Year for this 2023! And sana maayos at masigabong bagong taon ang pasok sa atin ngayong 2023. And I hope and pray for that. So, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe and click the bell button beside it for you to be notified every time I have a new video. And if you're new here, thank you so much for coming. And ayun, welcome sa aking munting channel. And I hope na mag-enjoy ka dito. Ito yung pinakauna kong vlog ngayong 2023. And I hope and pray na sana tuloy-tuloy na ang ating pag-vlog. So, yun. Sana maging active tayo dito sa ating channel. Sana pagkalooban tayo lagi ni Lord ng time. No? So, yun. Anyway, humihingi rin pala ako ng pagpaumanhin. Pagpaumanhin niyo po ng mga nakaraang buwan ay hindi po ako masyado naging active sa pag-vlog dito sa aking channel kasi meron po kami pinagkabisihan, busy sa sari-sari store ko, sa aking pag-aalaga sa baby, kaya hindi masyado ako nakapag-vlog. Meron naman ako mga vlogs, kaso hindi ko na siguro mai-upload at medyo madami naman siya, kaso yung pag-i-edit, yun yung nawawalan ako ng time doon. And so, ayun nga mga kasari, today is January 10, 2023, and it's already for 11:46 na po ng gabi. Yes, it's time to sleep na sana. Pero sinipoy tayo mag-vlog. Kasi nga ito yung ating first ever vlog for this 2023. So sana talaga sipagin na tayo mag-vlog para maging active naman tong ating channel. Mga kasari, for today's vlog ay mag-haul po tayo ng aking mga pinamiling school supplies. And i-share ko natin sa inyo kung anong mabenta sa aking sari-sari store when it comes sa mga school supplies. Mga basic na uunahin para makapagsimula ng school supplies sa inyong sari-sari store. So, without any further ado, ang dami kong satsat, let's begin! Ngayon ay magsimula na tayo sa pag-haul muna ng ating pinamili kanina. Yes, namili po ako kanina dito sa ating tindahan. Kaso lang, hindi ko po maihaul lahat sa inyo ng pinamili ko, lalo na yung mga laman doon sa tindahan kasi wala na po akong time. Kumbaga, wala pa akong time para mag-haul doon. So, ito ay ihaul ko sa inyo kasi naisipan kong i-share. I-share ko sa inyo kung anong mabenta dito sa akin na school supplies. Yes. Kasi, tsaka itong school supplies naman is medyo kaunti lang naman, so kaya pa ng ating time. So, anyway, itong ating mga pinamili na school supplies ay nagkakahalaga po siya ng 757 pesos. So, ayan. Ito na po siya. Ganyan na po siya. So, ito na lahat ang pinamili ko kanina. So, simulan na po natin ang pag-haul. Unahin na po muna natin itong Manila paper. 50 peraso ay nagkakalaga po siya ng 175 pesos. Mas makakamura po kasi tayo pagka bundle-bundle na or pa-wholesale yung ating kukuhanin. So, mas malaking tipid siya. So, ayun. Ito namang Manila paper is mabenta siya sa akin. So, ang bentahan ko sa kanya is 7 pesos ang bawat isa. Naman is itong mga ballpen. So, ayun. Itong ballpen. Itong kasing ballpen na to ang hinahanap sa akin. So, ganito siya. Kaya pala dumami yung aking tinda or school supplies kasi bawat hinahanap sa akin, next na pamimili ko yun ang idadagdag ko. So, ayan. Bumili tayo nitong panda na payat. So, yan. 105 pesos. 25 peraso na siya. Tapos, ito mabenta talaga po sa akin. Madali itong maubos.
So, ayan, tig-isa, 0.5 and 0.7. Wala na rin tayong tape. Kumuha tayo ng tape. So, ito ay, ang bentahan ko ay 10 pesos bawat isa. So, anyway, nakamura din ako kasi 10 pesos talaga yung bentahan ng retail nila. And kapag kumuha ka ng isang dosena, magiging 8 pesos na lang bawat isa. So, kumuha tayo ng isang dosena kasi wala na, naubos ng ating bentahan. Is itong yan. So, itong yan naman, grabe, ang mahal na ng yarn ngayon. Hindi ko akalain kasi dati 5 pesos lang bili ko. Tapos, bumili ako dun sa palengke nung nakaraan kasi bumili din sa akin, eh wala nga pong yan. So, ang ginawa ko, sakto naman pupunta ako ng palengke, sabi ko isasabay ko na lang siya. So, guys, mga kasari, 15 pesos na talang bawat isa nito. Bumili na ako kanina ng yarn and nakabili ako ng 8 pesos bawat isa kasi isang dosena na rin yung binili ko. Pero yung retail nila is 10 pesos. So, next naman is itong excellent na pang grade 3. Pang grade 3. Isang ring. Isang ring din na 1/2 crosswise. Wala kasing ibang brand kundi Victory. Kaso, ito medyo mahal. So, ngayon ko lang ito pinili dito sa ating Sari-Sari store. Kasi marami din namang naghahanap ng crosswise. So, meron kasi akong lengthwise. Wala lang akong crosswise. So, tatry natin to. So, medyo mahal na lang din talaga siya. Maganda naman kasi yung klase ng patog. Basta Victory. Tapos, nagdagdag din tayo nitong 2 piraso, 15 pesos. Yan. Kumuha lang ako ng 4 na piraso. Ay, 2 pares. So, ang bentahan ko dito is 10 pesos bawat isa. 10 pesos din ang retail nila nito doon. So, yun. Ayan lang yung mga pinamili ko kanina. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga mabenta dito sa ating Sari-Sari store na school supplies. So, anyway, naglista ako kasi makakalimutin na ako. So, ayan. So, ito yung pinaka-basic and ito yung mga binili ko na mga una. Yung nagsimula, yung in-start ko pa lang yung school supplies ko dito sa aking tindahan. So, first, syempre, hindi dapat mawawala ng papel, lalo na tatansyahin din natin kung anong mga grades ba ng mga bata na malapit sa atin. So, yun. Tsaka dito kasi sa amin, kakaunti lang dito sa part namin, dito sa way namin, ako lang nagbibenta ng school supplies din. Yung iba malayo na. So, yung iba, yung mga taga-baba na kakarating din dito sa akin. So, may mga sukay rin akong taga-baba sa school supplies. Tapos, yung mga taga-itaas, hindi na sila lumalayo kundi dito na lang. Kaya, ang ginagawa ko kaya dumami yung aking school supplies is kung ano yung hinahanap nila na wala sa akin, susunod na mamimili ako ng school supplies, yun ang idinadagdag ko. O kaya naman, halimbawa, saktong nagbili sila ngayon, tapos wala, sasabihin ko kung gagamitin na ba nila agad, kasi kung hindi pa naman, ari pa kinabukasan, so mabibili ko siya. So, ganun lang. Kaya, binabalik-balikan din ako ng mga estudyante dito. So, first, syempre, hindi tayo magpapawala ng grade 1 to 4 na papel. So, ang ginawa ko nung unang bili ko, so, ayun, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko, nag-vlog naman ako ng mga nag-haul ako ng mga pinamili kong school supplies. So, panoorin nyo na lang. So, first is grade 1 to 4 na papel. Next na hindi dapat mawawala, lalo na alam natin na yung mga grade 6, grade 5 na sa atin or high school. So, ayun, intermediate pad. So, ang binibili ko naman is yung mga nasa middle range lang. Maganda naman ang ano niya. Hindi naman kapangitan yung kanyang sulatan. So, ako naman ayoko naman ng ganun. So, kung ano lang yung taste ko na magiging affordable ng mga bata, yun ang binibili ko. Hindi rin naman ako nagbibili ng masyadong mahal kasi syempre, hindi naman mabibili. Tsaka, kawawa din naman ang mga parents. So, yun, yung mga sakto lang na pwedeng gamitin ng bata na hindi masyado naman pangit yung klase ng papel, yun ang binibili ko. So, talaga namimili ko talaga ako. So, next, kung alam naman natin meron tayong estudyante sa malapit sa atin na college, mga senior high school, so bumili din tayo ng yellow paper. Yan yung mga mabenta talaga sa akin, yung mga papel. Grade 1 to 4, intermediate pa, tsaka yellow paper. Next naman is math notebook. Siguro, bibili lang tayo nito pag nagsimula. Yung nagsisimula pa lang pasukan. So yun, siguro at least 2 lang. Try lang natin kung may maghahanap. 2 or 1 lang.
So, yan. Tapos, ang pinakamabenta rin dito sa akin is yung malapad na notebook. So, ganito siya. Ayan. So, ganito siya kalapad. Hindi ko alam kasi ang 200mm by 250mm. So, ayan. Bubbles yung kanyang brand. Tapos, ito, dapat bumili kayo ng iba-ibang kulay. Ayan. Green, blue, basta iba-ibang kulay ang bilhin niyo kasi yun din ang gamit nila. So, yun. Halimbawa, wala akong kulay na ganun. Ang ginagawa ko, bibili, pag ako na malingki, bibilihin ko kung ano yung hinahanap nila. So, ang bentahan ko nito ngayon is 30 pesos. Kasi nga po, dati 25 pesos lang bentahan ko nito. Kaso tumaas. Kung alam ko walang natataas, di sana dinamihin ko na. So, yun. Nagmahala na talaga mga school supplies. So, 30 pesos ang bentahan ko dito kasi 27 pesos na yata ang puhunan dito. Yung matte notebook, ganito pala siya. Para siyang ano. Yan. Yung Fanta. So, ang bentahan ko naman dito is 45 pesos. Ang kuha ko yata dito ay 42 pesos. Yung ganyan ang kanyang sulatan. So, yung parang dropping paper yun. Next naman is notebook na this spring. So, ito yung mga pang grade 3, pang grade 4, tapos mga pang high school na notebook. So, ito siya. Ito naman siya. Ayan. Ang kinukuha ko na is yung this spring na, yung this spring lang. Hindi na ako kumukuha nung may tinatahi pa kasi, syempre, pag may tahi, mas mahal. So, ito, mas affordable. So, dati, ang bentahan ko lang dito is 18 pesos nung nagsisimula pa lang akong mag-school supply. So, ngayon is 20 pesos na siya. Kasi nga po, ang puhunan na ngayon is 18 pesos na. So, dos na lang ang ating tubo. Pero, okay lang yun. Kasi, kawawa naman mga estudyante. Tapos, ayan, maganda din yung kanyang sulatan. Kaya, yun. Kasi, sa ibang store, department store, nakikita ko to 23 pesos na sila. O, diba? Mas mahal pa sila kaysa sa akin. Tsaka, next is yung writing notebook. So, ito yun. Tsaka, yun pala, yung this spring na notebook, kumuha rin kayo ng iba-ibang kulay. Kasi ngayon, sa school, ang kanilang ano, is color coding na. So, nakadepende kung anong subject. Ito ay 19 pesos. It's 1/4. Ayan, 1/4 na papel. Ayan. So, ang bentahan ko dito is 10 pesos bawat isa. Kumuha lang ako nito ng isang bundle. So, hindi ko naman siya naugos. Pero, mabenta rin siya. Next naman is yung 1/2 crosswise. So, ito, ngayon ko lang ito ibebenta dito sa akin sari-sari store. Pero, marami na rin nagtatanong nito sa akin. So, ayan. Tsaka yung mahaba nito. So, kahit siguro tigkakalahating rim lang, tigla 5 piraso lang. At least meron kayo pag may nagtanong. So, meron tayong ibibigay. Hi, vlogs! Good morning! Next naman po natin, isa sa pinakamabenta ko rin is colored paper. So, ang binili ko na sa colored paper, yung isang rim na din, pero assorted yung color niya. Next naman is a wrapping paper. So, mas makakamura po tayo pag isang rin ang binibili natin. Next is band paper. So, sa band paper natin, short and long. So, mas makakamura po ulit tayo kapag din isang rin na po ating mga bibili. Kasi ito naman po is siguradong mabenta po. Ayun. Siguradong mabenta po ito. Lalo na mga colored paper, mga band paper. Yan ang mga mabenta sa atin. Next naman is colored folder, long and short, especially is green. Yan, mas maraming green talaga dapat kasi yun ang hanapin dito sa akin, green. Kaya maraming green, colored folder na long. Long lang dito ang colored folder ko. So, yun. Next naman is white folder. So, syempre, ito naman ay long and short. Next is brown envelope, long and short din. So, sa brown envelope, kahit yung tigsasampu lang, hindi naman siya masyadong mabenta, pero may naghahanap din naman. Kaya, mas maiging meron din tayo. Next naman is jacket folder na long and short. Yung parang cover siya. Jacket folder daw ang tawag dun. Pang cover siya sa folder, yung plastic. Yan. Tapos, next naman is plastic envelope, long and short din.
Manila paper, the filler ng notebook. So, ito yung filler ng notebook. May tawa sila dito. And then, next is index card. Half and 1/4. Tapos, yung ganitong klaseng. Malimutan ko ba naman yung tawag dito? Ayan. So, bumili rin ka rin yung kahit tig-isa or tig-dalawa. 1/4, 1/8 lang ito. 1/4, tsaka yung kalahat. And next is itong... So, ayun guys. Let's continue. Nagising lang po yung baby ko. And, ayun, pinadete lang po natin siya. And next naman, dun po sa pinakamabenta din dito sa atin is pencil. Mungol number 2. And then, ballpen. So, yung pinakita ko sa inyo, na ballpen kanina na hinol natin, yung pinakamabenta. Lipstick na color black. 0.5 and 0.7. So, yun ang pinakamabenta. Pero, meron din akong blue and red. Kasi minsan, may paminsan-minsan naman naghahanap. Next naman is yun, yung panda ballpen. Yun ang laging hinahanap din sa akin. So, yun nakabili na po tayo. Next is eraser, sharpener, correction tape, and correction pen. Tapos sa tape, yung kalahati, yung 1/2 inch. Half inch. So, yung mabenta din sa akin. Yung tsaka tape na 50 piso. And next is fastener, thumbtacks, paper clip, pentel pen. So, ang pentel pen kasi marami namang klase ng pentel pen. So, meron siyang mumurahin. So, yun, ang binili ko is yung medyo mumurahin. Ang bentahan ko is 10 pesos. Ang puhunan ko is 12 pesos yata or 10. Ganun. Next is compass. So, bumili sa compass naman kahit mga 2 piraso lang. Kung may maghahanap lang, sunod. Then, roller, clay, mabenta sa mga bata ang clay. Crayons, glue, and stick glue. Tsaka scissor and highlighter. Tsaka marami pang iba. So, itong mga nabanggit ko is ito po yung mga pinakamabenta talaga dito sa aking sari-sari store. So, ito yung mga malimit kong nire-replenish sa aking school supplies. Isa pa nga pala yung plastic cover. So, huwag niyong kalilimutan yun ng plastic cover kasi mabenta din yun sa akin. So, ayun lang guys. Ayun lang mga kasari. Sana may nakuha po kayo na ideya dito sa ating vlog for today. And so, hi vlog. Kayo ito? Nagising yung baby. Sorry po. Ewan? So, ayun lang mga kasari. Maraming salamat muli sa inyong panonood. And ayun, kung meron kayong mga suggestion, request or recommendation, please leave a comment down below. And thank you so much talaga guys sa panonood mo. And ayun, and kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe. Yeah, pogi naman yan. Like and share this video. So, ayun mga guys. Thank you so much ulit and see you on our next video. Bye bye. Good night everyone. Sweet dreams. Love you.